Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you how I actually achieved my dream here. And just a disclaimer guys, I'm a professional. So, if you want to know how, just keep on watching. So first, we're going to comb our hair. We have to make sure na wala siyang sabit, wala siyang tangles for easier application. Next is we're going to bleach the hair. And the things you'll need are the oxidizing milk developer, of course, the bleaching powder, and yung mixing bowl. And I suggest guys na gamit kayo ng plastic mixing bowl. So, and then there you go. You're going to combine the bleaching powder and the oxidizing cream. And just stir it. So make sure na haluin natin siya mabuti. And then we're going to use gloves. We want to protect our skin. And again, let's brush our hair. Make sure lang na walang tangles. So dinivide ko yung hair ko yung starting at the lower half. Ang ibibleach ko lang is yung lower part ng hair. Parang may ombre effect. Kasi I want the color sa baba niya medyo lighter. And I'm just applying the bleach. And as you can see, parang iniipit ko siya, ginaglide ko siya pababa. And basically, nakakatulong siya para mas ma-distribute yung bleach sa hair, lalo na yung nasa gitna, hindi natatamaan yung brush natin. So, yun. So, here as you can see, tin-check ko lang kung pantay siya, and then on to the next. Baba na all the tahan ng another hair, and then again, just applying the bleaching mixture. Again, i-glide ko yung hand ko para mas ma-distribute yung bleach sa hair. And nakikita niyo dito, nag-lighten na yung unang part na in-apply natin yung bleach. Very, very fast talaga yung effect niya. And just to share with you guys, I'm using a 40% volume developer para mas lighter siya. Again, combing the hair before applying the bleach para mas madali siya i-distribute. And then the top part. So, yeah, ginaglide ko lang siya. And as you can see, dinivide ko lang yung hair ko sa gitna para mas madaling makita kung even ba siya. Hindi ko siya sinet yung sa usual side ng hair ko, which is sa gilid. So, ayan, pantay siya. So, we'll wait for 5 minutes para ma-check kung may mga areas ba na hindi ko nalagyan ng bleach. Like, as you can see, right there, wala siyang bleach. So, a-applyan natin siya. Re-application. And as you can see, medyo mas kutso sa mata. Tapos, we'll wait again for 10 minutes. I want to try that. Pagpunta ko ng toner. So, rest your hair for at least a week or two. Tapos, yung step 3 natin, magka-color na tayo ng hair. So, kakagising ko lang yan. Pasensya na. Again, I part my hair. Starting ulit sa baba. And then, kinomb ko ulit yung hair ko. Ito yung mga ginagamit ko for the hair color. So, Epsa Purple. The Oxidizing Cream, 40%. Cream Silk Conditioner para less damaging. As you can see here, pag 40% volume, lighter color, 30% pag dark color. Epsa na blue, oxidizing cream na 40%, Cream Silk Conditioner. So, yun yung itsura niya. And then, last color is the Epsa Green, oxidizing 30% para darker siya pag na-apply natin. So, step 4, of course, the application. And I'm starting with the green color. Gusto ko yung nasa pinakataas. Since 30% yung volume niya, mas darker siya compared dun sa violet and blue since 30% sila. So again, ginaglide ko lang yung kamay ko para mas ma-distribute yung hair color. Pataas para meron
nagbe-blend siya sa color. Lalo na later kapag in-apply natin yung hue. Three patience guys, kasi tatlong color siya. And you have to make sure na nagbe-blend siya with the other colors. So, ang hirap pa dito is you have to make sure na na-distribute mo yung color. Kasi kapag hindi, ang hirap ng balikan since blonde. So, we're done with the green. We're now applying the blue color. So, ayan, na-apply ko na siya. Very bright yung blue, no? Tapos, again, i-glide ko na naman yung fingers ko para ma-blend siya. Hindi yung parang sobrang magkakiwala yung kulay nila. At least na-blend sila. Actually, hindi ko na-share sa inyo, pero I actually asked the help from my mom para ma-even out, lalo na yung color sa likod since ang hirap niya pantayin talaga yung sa likod na area. So, again, just basically blending it out. Ayan, itsura natin. Medyo nakakatawa. So, now we're going to apply na the purple. Ayan yung pinaka gusto kong color. Kaya, actually, sa baba, siya yung pinaka brightest. Kasi siya yung sobrang pinaka na bleach. Tapos, yung developer pa na ginamit natin is 40% volume. So, talagang masi-stand out yung color ng violet. Again, applying it. Like, kung pa natin in-apply yung iba, i-blend natin siya with the blue color. So, ayan siya. Re-application na lang yan, actually. And, tada! Tapos na siya. And, I'll just wait for like 30 minutes. And then, wash your hair, use shampoo, conditioner, and I suggest keep me. Damn, girl! Ito na siya. Tapos na siya. So, as you can see, dark yung green. Medyo dark din yung blue, pero dun sa lower part ng lighting siya, right? Tapos yung baba, yung purple. So, hope you guys like this tutorial na sinishare ko sa inyo. Sorry, medyo ma-arte ako dyan. Pak! So, hope you guys like and subscribe to this channel. And see you on my next video. So, pasensya na. Sobrang arte ko talaga dyan. Feel na feel ko. I have been wanting this hair color for so long na. So, there you go. Bye, guys!